Yo, what's up? This is Lian Nova 23 pa. May bagong araw na naman, guys. So, nandito na naman po kami sa bago naming spots na Laslan. Kasama ko pa ngayon pala si Fishing Addicts at saka nandito siya ngayon. Ito yung sila. Si Fishing Addicts. Yun. Napakaganda ng area na ito, guys, kasi ngayon lang po talaga kami nakapasok dito sa area na ito. So, ang ganda. Ang ganda talaga ng view dito. Hindi ko nais aklain na maganda pala po dito ang area na to. So ito po yung lugar. Napakaganda po talaga. Ito po. Yan. Ito po. Ganda ng view dito, guys. Sama ko ngayon si Fishing Addicts. Napakagandang ano na po na naman to, mali fishing spots. Bago pa lang kami nakapasok dito. Dala ko kog bag yan. Ha? Dala kog bag. Dala kog bag. So guys, ngayon po is hindi muna kami pong mag-bait and weight. So magka-casting muna po kami. May dala po kaming ito po pala yung dala ko. Rod tsaka lure na artificial na pamain. Ito po. Hindi ito po sa ito po sa ngayon na ang susubukan namin kasi ano muna tayo, pahinga muna tayo sa bait and weight. Yun guys, medyo malayo-layo po tong ano. So guys, medyo malayo-layo po tong hunasan na ito. Sa amin po kasi sa Bisaya is ang tawag namin ito is hunasan. Kumbaga sa Tagalog po low tide, malayo-layo po yung ano, low tide. Saka nandun po pala si ano, Fishing Addicts sa ano. Na ayun na siya, ayun po siya. Nasa unahan na po. Yun. Papalakad na siya. Excited si Fishing Addicts kasi bago lang kami nakapunta dito sa area na to. Guys, so habang naglalakad, so tingin-tingin muna kayo sa view. Naka-chinilas lang ako. Ito po, naka-chinilas lang ako. Hindi ako nagbuta. Kasi bigla ang lakad po ito eh. Tsaka hindi po naman tayo lugi sa biyahe natin. Kasi napakaganda ng area na to. Tsaka doon sa kabila na ano kami doon sa kabila eh, doon kami unang pumasok. Iwan ko lang kung ano ba yung pangalan na bit na yun. Basta pag hindi 4x4 yung sasakyan nyo doon, guys, huwag kayong pumunta doon. Kung kagaya ng iba na 4x4, mas maganda yung 4x4 yung sasakyan nyo, yung dalhin nyo. Kasi para iwas na rin po sa ano, aberya. Kasi pag 4x2 lang po yung dadalhin nyo, madulas yung daan. Tsaka pag umulan, talagang hindi kayo makakaakyat. Kasi napakataas po talaga. Tsaka hindi po simentado yung daan dun. Yun, lakad-lakad muna tayo.
Maraming butas dito guys, oh. Yan, butas. Iban ko kung anong laman yan kasi hindi ko pa kabisado ng hindi ko pa kabisado ang mga ganyang butas. Pero sa iba yan na ano na talaga, kabisado kasi sa tabing dagat sila nakatira. So alam nila yan kung anong laman yun. Marami pang isda dito. Maliliit pa. Yun na, si Fishing Addicts. Guys, pasensya na po kayo kasi paminsan-minsan lang ako makablog. Yung videos ko nga po sa YouTube channel ko is 6 video pa lang po. Busy po kasi, unahin po natin yung ano, yung pinagkakitaan natin, yung business natin. Kasi itong pagbablog namin po, talagang habit po talaga namin to, itong fishing trip na ito. Lakad tayo. Lakad. Uy, may mga starfish pa dito guys, oh. Yun. Ang ganda. Ganda niyan. So, huwag natin apakan kasi ayan sila. May buhay din yan. Saka maganda po yan sa ano. Dahanan tayo, baka may lumabas na ano, walo-walo. Ang lawak talaga ng ano dito guys, ng hunasan. Yun o, oh, yung beach pala, yun pala yun na beach na ano namin, nung mali na puntahan namin. Napakahirap po ng daan. Yun po, yan. Ang lawak po talaga ng hunasan dito sa Bisaya. Ano po, hunasan po. So sa English po pala is ano, low tide. Iba naman yung high tide. Yung high tide kasi sa amin ang tawag taob. Sa Bisaya, taob po yan. Tsaka yung ano, yung low tide, yan ang hunas. Hunas yan ang tawag sa amin. Lakad lang tayo. Yung Fishing Addicts. Yun na, malayo na. Virgin na virgin. Kagaya ko, virgin na virgin. Ingat-ingat lang tayo, baka kasi mas okay pa guys, maano tayo? Matinik tayo ng sa urchin. Huwag lang yung ano, matinik tayo ng tapag. Yung sea urchin, yung tinatawag sa amin na yung tinatawag na sa English na sea urchin, yun yung tuyom. Mas okay pa yun pag matinik tayo nun kasi yung tinik nun pag nakapasok po sa balat natin, kusang natutunaw. Pero yung dapag guys, nako po, dapat ano kayo dyan, alisto kayo. Kung may makita tayong dapag dito, papakita ko sa inyo guys kung ano itsura ng dapag. Pero parang wala akong nakikitang dapag dito. Kasi natinik na ako ng dapag guys eh. 4 na buwan bago gumaling. Tapos kada gabi po, ano siya, makirot, nagnanana, at saka ano, mahapdi. Hindi mo maintindihan talaga. Ang sakit talaga. Ano lang yun eh, parang daplis lang nga yun, hindi bumaon sa ano eh, bumaon sa tawag sa kalyo ko or sa balat ng paa ko. Pero napakahapti talaga guys, sobra. Parang may phobia na ako dun eh. Habang
tumatagal, palalim na ng palalim. Palalim na ng palalim. Guys, patayin ko muna yung kamera kasi napakahirap ng daan. Maraming bato po. Baka maasgatan pa tayo dito. So, mamaya na po. Sige po. Guys, ito po yung sinasabi kong dapag sa hindi po nakakilala ng dapag. Ito po. Yan. Naku po, pag nakita nyo po ito guys, naku, iwasan nyo na lang ito. Tsaka pwede nyo rin itong patayin kasi ito yung pumapatay sa mga corals eh. Eh, nakita nyo yun naman na mumuti yung mga corals. Kinakain niya kasi yung mga corals eh. Naku, pag nakita na ito guys, ano na lang kayo. Mag-ingat talaga kayo kasi pag matinig kayo kahit isang tinig lang yan, sigurado matagal magaling. Yan po ang dapag na tinatawa guys. Yan po. Thank you.
Okay. Lalong juga.